Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mabuti sa iyo, Panginoon. Huwag mabalisa ang inyong puso. Sumasampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko na sa inyo, sapagkat kayo'y paroroon upang ipaghanda kayo ng matitigilan. Kapag ako'y umalis upang ipaghanda kayo ng matitigilan, babalik ako at isasama kayo, upang kung saan ako naroroon ay maparoon din kayo. At kung saan ako patutungo ay alam na ninyo ang daan. Winika sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot sa kanya si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, makikilala rin sana ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay nakikilala na ninyo siya at inyong nakita. Winika sa kanya ni Pilipe, Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. Malaon ng panahon, ang sagot ni Jesus na ako'y kasama ninyo, di yata't hindi mo pa ako nakikilala, Pilipe. Ang nakakikita sa akin ay nakakikita rin sa Ama. Paano mong masasabi na ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga sinasabi ko ay hindi sa ganang sarili ko. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap na mga gawain. Sumasampalataya kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung hindi naman, sumasampalataya kayo pakundangan sa mga gawa ko. Tunay kong sinasabi sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at mahigit pa sapagkat ako ay pasa sa Ama. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw sa inyo, mga brothers and sisters. Bago po tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, puspos ng pag-ibig at kagandang loob na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Kayo lang po dadaklain papupurihan, paralangalan, sasambahin, aawitan, sasayawan. Dahil kayo lang po ang hari ng hari ng sanibutan at nag-iisang kodero ng Diyos na gaalis ng makasalanan ng sanibutan, maawa po kayo sa amin. Panginoon Jesus, maraming salamat po kayo po ay nagkatawang tao, tiniis ang hirap at sakit para nang tubusin kami sa kamatayan at sa kasalanan at magkaroon ng buhay at pag-asa. Naway Panginoong Hesus, maghari kayo sa aming buhay. Kailangan namin kayo, Panginoong Hesus, naway mabuhay kami sa inyong liwanag. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakalob niyo po sa amin at higit sa lahat sa inyong pagmamahal niyo po sa amin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming maligang gawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Panginoong Hesus, naway kayo po ang makikita sa makakanood nitong video na ito at naway kayo lang po ang paralangalan at dadakilain. At naway Panginoong Hesus, ibubuka ko lang ang aking mga bibig, tinig niyo po ay maririnig. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang marami po kaming matutunan sa inyong banal na salita. Maraming salamat po. Tanggapin natin ang bendisyon at pagpapala sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga brothers and sisters, mapagpalang araw po sa inyo. Ang ma-share ko po ay sa mabuting balita natin kay San Juan chapter 14 verse 1 to 12 ay ang si Jesucristo ang katotohanan at ang daan
at ang buhay. Dito ko maipapahayag ang aking sharing. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Ang daan at ang buhay. Yan. Si Jesus ang katotohanan at ang daan at ang buhay. Unang-una, katotohanan. Si Jesus ay nagpatotoo sa mga disipulo niya, hindi lang sa disipulo at sa buong sa sanlibutan. Kung saan siya nagpunta, pinatotoo niya lahat na ganito ang mangyayari, maging sa sarili niya, dahil alam niyang ganun ang mangyayari sa kanya, ganun ang hirap na daranasin niya. Ipapako siya sa krus at mamamatay siya sa krus. Alam niyang doon siya mamamatay, pero sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama. Dahil siya ang nagpatotoo sa sanlibutan. Kasi kung hindi niya gagawin yun, hindi tayo matutubos sa kamatayan at sa kasalanan. Wala na tayo, diretso na tayo sa hell. Dahil ayon yung nung mga magulang natin na sila ay batatan at maging nung henerasyon ay makasalanan. Dito yung nagtampo ang Diyos na hindi nagpakita ng mga himala. Subalit dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, binigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ayon yun ang ayon, siya ay nagpatotoo. At ang sunod ay ang daan. Siya ay nagbigay daan. Bakit? Kasi kung naalala nyo, kung hindi dumating si Jesucristo dito sa atin, patay na tayo at hindi na tayo natubos sa kasalanan at sa kamatayan. Naging daan siya. May dinarawing ako dito, mga brothers and sisters. God and man. Malapit tayo sa Diyos. Nang dahil sa kasalanan, dumating ang Diablo sa mundo. Dahil ang Diablo ay nagrebelde din sa kaharian sa kalangitan, itinapon sila dito sa lupa. At nagsaselos ang kaaway. Dahil wala silang karapatan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sila ay nagrebelde. Ngayon, tayong man, tayong tao ay may karapatan. Dahil hindi papayag ang kaaway na tayo ay makapunta, sila hindi. Ngayon ang ginagawa ng kaaway, sinisira tayo. Kumbaga, nililis tayo sa plano ng Diyos kasi may plano ang Diyos sa atin. Ngayon dahil sa kasalanan, kung magiging makasalanan tayo, tayo ay masaseparate. Magiging ganyan. God, masaseparate tayo ng kasalanan. Mapapalayo tayo sa Diyos. Nang dahil dumating si Jesucristo, siya ay nagsilbing daan sa atin. Drawing ko po. Ngayon, dumating sa atin si Jesucristo, siya ang naging daan patungo sa Diyos Ama. Kaya ngayon, may pag-asa tayo, kaya ngayon, nandito tayo sa mundo para itama natin ang mga kamalian natin para gawin natin ang mga narapat dito sa mundo kung paano tayo mabuhay ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Kung masusunod natin yon, makakapunta tayo sa kaharian ng Diyos. Gusto niyo po ba yun, mga brothers and sisters? Siyempre po, amen po. Gusto po natin lahat yon. Kaya sundin natin ang kalooban ng Diyos. Meron tayong kaalaman, nalalaman natin na tama at mali. Dahil hindi ko sinasabi na perfecto ako, marupok tayo, kaya kailangan natin manalangin parate para hindi tayo mahulog sa kasalanan at para hindi tayo malayo sa Diyos. Si Jesucristo nagsakripisyo na ng kanyang buhay para hindi tayo mahiwalay sa kaharian nila, sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya kailangan natin pagtrabahuan ang ating buhay.
at ang buhay, siyang buhay. Pinapatotoo dito sa San Juan chapter 6 verse 35. Ako ang sagot sa kanila ni Jesus. Ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuwaw kailanman. Ayan, maging ang buhay ni Jesucristo, isinakripisyo niya para lang sa atin, at maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian sa kalangitan. Ito pa, brothers and sisters, pagpatuloy natin sa San Juan chapter 11 verse 25 to 26. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay di mamamatay magpakailanman. Sumasampalatayanan mo ba ito? Ayun, pati dito pinatotoo na ni Jesucristo, manampalataya lang tayo sa Kanya at sa ating Diyos Ama, magkakaroon tayo ng buhay na walang gan. Nandito sa banal na salita na ang buhay na walang gan. O, darating na araw na mamamatay ang ating pagkatao dito sa mundo, dito sa mundong ibabaw. Ang buhay na walang hanggan makakamit natin. Ano yun? May dalawang paroroonan ang ating buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, kung ikaw ay makasalanan, buhay na walang hanggan na magsasakripisyo ka at maghihirap sa impyerno. At buhay na walang hanggan na magiging masaya at walang iintindihin, puro kasayahan kasama ang kanyang mga anghel at ang mga mahal natin sa buhay at ng mga propeta at ang mga santo. Ayun ang buhay na walang hanggan na gusto natin, di ba? Na maging masaya at walang iintindihin. Kaya piliin natin na maging mabuti para dito tayo mapunta sa buhay na walang hanggan, kapiling ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Di ba po? Amen po, brothers and sisters. Ayun. At may isa akong i-share sa inyo, mga brothers and sisters. Ito si Jesucristo. Isang malinis na papel. Ihen tulad ko siya dito. Si Jesucristo ay isang malinis. Wala siyang ginawang kasalanan. Yan. Ngayon, kung si Jesucristo ito, isipin natin si Jesucristo ito, ha? Siya ang katotohanan. Tupin po natin isa ang katotohanan. Siya ang daan. Siya pang tupi. Yan. At siya ang buhay. Tupi. Ngayon, tayo mga tao ay marupok. Marupok tayo mga tao. Tupi, isang tupi. Dahil sa karupokan natin, patuloy tayo nagkakasala. Tupi. Ipapatay ko lang po, ha. Kasi hindi pantay. Yan. Ay patuloy nagkakasala. Yan, ito na po. Ngayon, ito yung kasalanan. Dahil marupok tayo nagkakasala, patuloy tayo nagkakasala. Dahil sobrang rupok natin. Ngayon, para makapunta tayo sa kaharian ng Diyos, aalisin natin yung kasalanan. Nagugupitin natin itong dalawang tupi natin kasalanan. Ito yung kasalanan. Ito pa yung mas lalong kasalanan dahil sobrang lupok natin. Patuloy tayo nagkakasala. Hindi na natin iniisip ang kabutihan. Ngayon, wala nang kasalanan.
Kung inalis natin ito sa buhay natin, makapunta tayo sa kada ng Diyos. Si Jesu Kristo ang katotohanan at ang daan at ang buhay. Siya po yan, mga brothers and sisters. Ayun po, to God be the glory. Magpray na po tayo, mga brothers and sisters. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, puspos ng pag-ibig at kagandang loob na makapangyarihan sa lahat na maiwanan ng langit at lupa. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa pagpako niyo sa krus nang dahil sa inyo tiniis ang hirap at sakit para lang tubusin kami sa kamatayan at saksalanan at magkaroon ng buhay at pag-asa. Naway maraming salamat po sa buhay at pag-asa na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon Jesus, maghari kayo sa aming buhay. Magtrono kayo sa aming buhay. Kailangan namin kayo, Panginoon Jesus. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagagawa, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon Jesus, maraming salamat po. Patuloy niyo po kami minamahal. Bagamat kami po ay nagkakasala, patuloy niyo pa rin po kami ginagabayan, hindi binibitawan. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Naway, kayo lang po ang papupurihan, Panginoon Jesus, sa lahat ng mga panood nito. At kayo lang po ay makikita nila at mapapanood at wala nang iba. Kayo lang po dadakilain. At Panginoon Jesus, salamat po sa inyong mga tinig. At patuloy niyo po kaming gamitin upang maging isang disipulo ninyo at ipangalap ang inyong mabubuting balita at ipahayag sa buong mundo upang maging karapat-dapat kami sa inyong kaharian sa kalangitan. Maraming salamat po. Sumayin niyo po ang kapangyarihan at ang kaharian at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon at pagpapala sa ngala ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga brothers and sisters, maraming salamat po sa inyong panonood. Naway, kung may reflection po kayo sa ating mabuting balita, i-comment nyo lang po. God bless us all. Peace out po.